So what's up guys, welcome to my YouTube channel again and you're watching Haji Moto Vlogs. At welcome back na naman, matagal-tagal akong hindi nakapag-features ng motor. Kaya ito, unang binisita ko ngayon is SYM or Moto Musakoshi brand. Okay, which is SYM, Euro, Kiwi, yon. At syempre meron tayo nakita ngayon bago. Step by step tuturo ko sa inyo. Okay, so ito si step by step 110cc. Yan, very fresh, unique design. Yan ang sabi ko sa kanya, nakita ko. Okay, so bago tayo magsimula, please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share kung nagustuhan tong video na to. Syempre, comment, comment, suggestion or valid reaction pagdating sa video na to. Okay, tara, let's go. Hey, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat. At dito tayo sa SYM Musakoshi Motors para makita tong step by step 110. Yan, ito yung underbone ng SYM or Euro ba to? O ano? Yeah, tama, Euro motor. Kung saan is 110cc displacement po siya, guys. Yan. Kita niyo naman, how do I look? Sabi niya, how do I look this 2021 out of 2022 going to 2022. So check natin, I'm so excited. But I just can't hide it. Okay. So ito nga pala si ano, si step by step is Euro. Yan. Found as Mitsubishi brand, Mitsubishi Motors. Meron siyang Kiwi, SYM and Euro. Okay, Danhari, okay? So yun. So start tayo sa headlight niya. Yan, kung makikita nyo guys, very unique ang design niya dito. Yan. Yan no. Yan ang kagandahan niya. I like the design yung pinaka ano niya dito, line niya dito. Tapos shiny po yung pinaka top niya, then meron siyang halong pinaka down dito, rough or matte, no? So pagdating sa bulb, halogen lamp and yung part light niya normal as bulb, normal, okay, normal bulb. Okay, signal light niya normal, okay. Then look at this thing. No? So ang kagandahan nito, mga guys, meron siya dito dalawang tornilyo just in case na gusto mo magkaroon ng MDL sa harapan. So meron siya dito. Or sabihin na natin na ano yung doble plaka, pwede rin siya dito, okay? So ayun yung kagandahan dito sa harapan. Then plastic na ginamit niya, syempre as far as I know, ito ang pinakamagandang plastic na ginawa. Okay, ito ang tinatawag na ABS plastic, malutong, na matigas. Yan, pang quality, quality you can trust. Yan, okay. So yun, check natin dito yung gulong. So yung gulong guys, ang pinakagulong niya is Yuan Xin. At rim set po siya, then disc brake sa harapan. Drum brake sa harapan, okay? Drum brake. Then ang size ng gulong niya is 2.25-17. All right? Dito muna tayo sa top. Guys, sa top niya, guys. Okay. Napaka ano, details. Kumaga, ang ganda. I like the design, yung kulay tawag dito. Blue siya na matingkad, no? Ang tawag dito neon blue, parang neon blue ang design niya rito, guys, yung lining niya. Ayun, maganda nga siya kasi just in case na gabi, baka ito nagaano siya, nag-glow in the dark, no? So pasensya na, medyo maingay at di ako naka earphone ngayon kasi or phone kasi biglaan lang to. So meron siya dito signal light kabilaan, signal light. Then manual gauge, odometer, speedometer, yan po siya. Okay, fuel gauge, okay. Then sa button niya, ang ganda rin ng pagkakaano niya sa ano niya sa plastic na ginamit niya dito sa mga button. Ayan, no. Now, so meron siya high and low busina rito. Okay? Choke. Then on and off headlight and electric start, okay? So special features niya dito guys pala. Ayan, meron po siyang charger. Ayan, na kung saan kung kailangan mo ng charger, syempre meron kang lalagyan. May bulsa din siya dito. Isa lang yung charger na dito guys, no.
So meron siya ditong packet. So sinukat ko yung 7-inch na ano ko dito na cellphone, pwede po siya. No, 7-inch. Okay, malaki-laki. So ignition, so meron siya simple as that. On, off, then lock. Okay? Then yung throttle. Okay? Good. Malambot, sarap pigain. Okay? Tapos ito yung brake niya sa harapan. Okay? So kung makikita nyo dito guys, meron siyang ito. Ito, kagandahan dito guys. Meron, alam ko may mga nabibiling mga design na pwedeng ilagay dito. Alam mo yung parang ganun. Hindi ko alam kung pa kung anong tawag dun eh. Pero maganda siya. So, ito guys, may, kita nyo may hangin-hangin pang nalaman. Parang yung breathe air, para yung the more na, fast moving ka, hindi siya nahaharang yung hangin. Meron po siya dito. So kung nakikita nyo rin, dynamic din yung design niya sa design sa gilid niya rin. No? Yan oh. So ang kagandahan nito, clean emission Euro 3, compliant, okay na po siya, 110cc displacement. Okay? Tapos yung gear niya is 4 gear. So ang work niya is 1 2 3 4, pwede rin. Tapos dito yung ano, pwede din naman 1, 2, 3, 4, then neutral. Okay? Ayan yung working niya guys. Ito sa inyo. Medyo malabo. Okay, yan. Okay? So, yan. Okay, kikita nyo? Pwede po siya sa front mag-neutral after mo mag-fourth gear. Okay, punta tayo dito muna sa gulong. Sa gulong, sa likod niya, medyo manipis. 250 by 17. Rim set, disc brake, chain, ang pinaka ano niya, tawag dito, size sprocket, chain. Okay? Tapos ang ano niya dito is Yuanxing yan. Okay, 250. Then the grab bar, solid. Solid yan, pops. Okay naman. And check natin yung ano niya. Okay. Okay, yan. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Okay. Pagdating dito sa compartment niya sa likod, kasya dito, panyo, gloves. Yan, kasi maano lang siya. Mababaw lang siya, tapos makitid lang siya. Okay? Hindi ko alam kung anong purpose, pero ganito lang siya, kakitid siya. Pero meron naman, pwede naman kayo magkalagay ng ano eh, ng top box eh. Kasi in case na gusto niyo talaga mas malaking compartment. But anyway, sila ano nga eh, sila Raider R, Raider 150, halos wala, di ba? Meron sa harapan, ito para, ito mas malaki pa nga ito guys. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Diba? Okay. So tank capacity niya, sa gas niya, tingnan sa 3 to 5 liters to. Wala naman sinabi, pero sa mga 110cc, alam ko nasa 3 to 5 yan eh. Okay? So pagdating sa upholstery niya, yan, very thick. Okay? At matigas. Matigas siya na ay hindi, malambot. Kasi may mga matitigas ako na ano, mas matigas dito. Ito malambot to guys. Good siya. Masarap sa puwet. Okay. So sa taillight niya guys, normally bulb, normal bulb sa signal light. Okay? Fender. And fender niya sa likod. Then dual shock. Uy, may nakita ako dito. Ay, hindi wala. Akala ko kung ano 'yung wala pala 'to. Okay, dual shock. Then to kick start. So ito nga pala si 110, step by step. Is semi-manual. Okay? Bakit ko sinabi semi-manual? So wala po siyang clutch. Meron lang po siyang cambio. Okay? So semi-manual automatic. Okay? So yun. Mamaya check natin yung price. Update para masabi ko sa inyo kung ano yung pinaka-price nito, cash installment. Okay? So yun. See? Step by step. Euro. Okay guys, ang inaabangan nyo ang presyo ngayon 2021 December, update natin. So, ito
Basa-basa tayo, basa-basa. So si step by step 110cc, ang cash niya is 38,800. So ang regular price nito is 40,740. So yung kagandaan, may promo siya, 38,800 na lang pag gusto mo siya i-cash. Wow! No? Siyempre may installment, no? So ang babanggitin ko lang dito is 3 years, no? Meron tayong tinatawag ng regular installment, saka meron tayong straight tawag dito. Straight payment daw po dito tawag dito. Or straight monthly, no? Straight monthly. Okay. Punta tayo sa regular siya. Sa regular, ang down payment niya is 25, tapos ang monthly niya is 2027. Ayan. Siyempre may rebate 'yan, no? Then kung ano naman, gusto nyo siyang straight monthly, kung straight monthly ang gusto nyo guys, kasama na to sa pinaka down payment is 2132 para sa 36 months, no? Ang pinagkaiba lang nito guys, so mas mataas si ano, si straight monthly, mas mataas yung amortization niya compare natin kay regular na 100 lang naman, no? 100 kung gusto mo ng ganon. Pero kung gusto mo naman mas mababang monthly, eh, mag-down ka ng 2.5, no? Pero hindi kasama yun sa, tawag dito, sa pinaka-monthly mo. So, not counted yon pag regular, yung 2.5 na yun. Pero mas mababa siya, no? Yun yung man ang kagandaanan mo doon, okay? So, mamili na lang kayo, guys. Punta na lang kayo dito sa branch ng Olongga po, Masukoshi Brand, Masukoshi Motors, step by step, Euro Motor, okay? Yow! Hello guys, yon. Ang step by step ni Euro. Euro brand po siya, no? Euro brand. Located dito sa Mitsubishi Motors, Olongga po City branch, okay? Ang location niya, guys. Okay, location niya, guys, kung galing ka sa Bataan, yan, kung Bataan. Okay, bago mag Caltex ba 'yon? Caltex, no? Bago mag Caltex. Pero pag galing ka doon sa SBMA or sabi natin North is after ng Caltex. Yan ang Mitsubishi. So, along the highway lang yan. So, itong address niya 2742 Rizal Avenue East, Bacbac, Olongga po City. Okay? So, this is Haji from Haji Moto Vlogs. Stay tuned. God bless and blah blah.